noong 1985 ay pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang pinakamalakas gumamit ng geothermal power. Ang apat nating 55 megawatt geothermal power plant sa Luzon ay naging susi upang mula sa 92% noong 1973 ay bumaba sa 57% ang ating pagkadependent sa Middle East oil na nakapagtipid rin sa atin ng bilyong-bilyong piso. Enerhiya ang maituturing na isa sa mga pinaka-importanteng naipundar ng pamahalaan ni Pangulong Marcos. Mula sa oil crisis ng 1973, binuo agad ang National Energy Program na naglalayong linangin ang iba pa nating mga energy sources. Umabot sa 20 power plants ang nakumpleto ng pamahalaang Marcos mula sa mga hydroelectric power plants gaya ng sa Angat, Magat at Pulanggi. Mayroon ring mga coal, thermal at geothermal power plants gaya na lamang ng nasa Makiling, Banahaw at Leyte. Hindi rin pwedeng kaligtaan ang Bataan Nuclear Power Plant na kung hindi sana ipinasara ng Administrasyong Aquino ay nakapaghatid sana ng malaking tulong sa ating lokal na produksyon ng enerhiya. Ang Rural Electrification Program naman ng gobyerno ay nakapagpailaw rin ng 2.7 million households na kumakatawan sa 45.6% ng kabuuang bilang nito noong 1986. 1,270 munisipalidad, 16,680 barangay ang nabiyayaan ng kaginhawaang ito. Ang sektor ng enerhiya ay susi sa isang matatag na ekonomiya. Sabay sa pagtaas ng presyo ng krudo at langis sa pandaigdigang pamilihan, ay presyo rin ng ating mga lokal na bilihin, transportasyon at iba pang pangangailangan. Bukod sa pagbawas ng ating pagkadependent sa Middle East oil, ay sinabayan pa ito ng paglikha ng OPSF or Oil Price Stabilization Fund na siya namang nagsilbing safety net ng gobyerno laban sa pabugso-bugsong paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Ilang buwan matapos ang EDSA 1986, binuwag ang Ministry of Energy at ibinenta at ginawang pribado ang karamihan sa mga energy corporations at subsidiaries. Ngayon, ang Pilipinas na ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Asya.